Eskwelahan mo? IC City College po. Ano yung IC City? Semi-private po siya. Doon po malapit sa... Tapos semi-conductor po. Ano ibig sabihin ng IC City? Ano ibig sabihin? Nakalimutan ko po. Yun lang. Sorry po. Ano ibig sabihin mo? ICC. International sa Center. Bakit nakalimutan mo yung school mo? Ah, si Dre, alam niya po. Kasi schoolmate kami. Buti na lang schoolmate kayo. Nakukurutin kita. Nakalimutan na siguro. Dre, ano ba yun? Bakit ang bilis nakalimutan? Siguro? Hindi rin siya sure. For me? Ano for you? Palalaka alam niya. May sarili siyang definition. Siya palalaka invento nun eh. International Computer Communication Technology. Galing. Tama ba? Para ito mag-Google. Uy, nakaka-bother ang, yan ha. Ang galing mo kung tama ka. Dapat, ano, naalala niyo. Ito, ito. Nag-goggles na, nag-goggles. Ayan. Institute. Okay, international school yung eskwelahan nyo. Institute of Creative Computer Technology. Iyon pala. ICCT Colleges. ICC. Creative Computer. Institute of Creative Computer Technology. Institute. Mr. ICCT pa man din siya. Nanalo kang Mr. ICCT, tapos di mo alam yung school niyo. Oo. Oh, ba't nga ang... Dapat si Chang Ami yung makakalimutin, hindi kayo. Oo. Diba? Dapat ako yung makakalimot. Correct. Kayo hindi. hindi lang kayo ha. Ang dami kasi talaga namin na-i-interview rito. Hindi alam yung pangalan ng school. Hindi alam yung course. Alam mo yun, yung nakaka-bother. Di ba nakaka-bother? Oo. Kasi madami. Hindi lang sila, madami kami na-interview. Pag niya, anong school mo? Chuchuchu, acronym yung sabihin. Tapos hindi talaga nila masabi yung ano. Kailangan aralin na. Ba't kaya ganun yung madaming bata ngayon? Hindi nila alam ang school, hindi nila alam yung course nila, yung ibig sabihin ng course, yung ganun. Dapat inaalam yun. Ano ba, epekto ba yun ng pandemic? Di ba yung ganun? Ano bang epekto? Di ba? Dapat inaalam talaga. Liyug-yug ba talaga ng pandemic? Is it the system of education in the Philippines? Yung ganun, yung parang dapat inaalam natin. Correct. Ilan taon ba kayo nag-aral dun? Ako po, second year pa lang. Buti, bago ka na third year, napag-usapan natin. Makakabawi pa siya ng dalawang taon. Ako naman po is first year at graduating ako ngayon. Graduating ka na. Question, yung school niyo, walang nakalagay na pangalan sa labas? Meron naman. Sa sobrang busy nyo siguro, hindi nyo nababasa. No? Baka nagte-text, okay ba? Nag-cellphone, baka hindi napapansin. Diba? ICCT lang nakalagay. Bilog kasi siya. ICCT po kasi usually yung nakalagay dun sa main board. Tapos yung dun na lang dun sa logo, dun na lang nakalagay. Baka maliit na kasulat. Kaya ako lagi kong pinapaalala sa mga anak ko yun eh. Dapat pagka, kunyari, sasakay kayo ng taxi or ng jeep, titingin kayo sa paligid. Kasi ako nung bata ako, ganun ako natutong magmaneho. Dun ko nalaman yung mga pangalan ng mga kalye, kung saan yung shortcut. True. Saan yung pwede mong puntahan kung yung ito yung nakasanayan mo, kunyari EDSA lang. Saan ka pwedeng may alternate route ka? Kasi nag-o-observe ako nung bata ko, tumitingin ako. Kasi so yun yung laging binibigay ko mga bata sa mga ngayon, anak ko. Yung marami, hindi lang bata, mga tao ngayon, masyadong ang mga attention natin ay nasa cellphone. Umaasa na tayo doon palagi. Hindi na natin talaga nakikita ang mga nasa paligid. Diba? Distracted. Yeah. Oo, distracted. Dati, di ba, makatumingin ka lang sa jeep, may makita ka lang na isang bagay. Alam mo kung nasan ka na. Yeah. Di ba? Pag nakita mo yung simbahan na yun, alam mo kung nasan ka na. Pag nakita mo tong tindahan na to, alam mo ko na. Kasi na-observe mo siya eh. Yes. Pero since lahat ng tao nasa cellphone, wala na tayo na-observe. Totoo. Ang utak natin na nasa sa lahat sa gadget. Tsaka, aminin mo nung bata tayo, pag nag-aaral tayo magbasa, sa billboard tayo nagbabasa dati, di ba? Binabasa natin yung mga pangalan, yung mga brands, ganyan. Ngayon, kahit nasa sasakyan, lahat ng tao nakatingin sa cellphone. So, hindi na rin natin nararamdaman o nakikita yung paligid. Hindi na natin na-observe. Feeling ko baka ganun. Hindi para ipahiya kayo. Pinag-uusapan natin kasi nakakabawi. Kasi baka mamaya sabihin na naman, napapahiya na naman sila. Hindi. Diba? I-acknowledge lang natin na nakakabother na siya. Kasi may mga bagay na hindi natin pinapansin pero malaki na yung epekto nito, ha? Diba? It will... May sasabihin siya tungkol sa ano na bang klaseng lipunan tayo ngayon? Bakit na tayo ganito? Diba? Kailangan natin. At saka yung generation ngayon, ang dami nilang alam. Yes. Sobrang dami niyong alam, pero when we talk about basic things, parang hindi niyo masyadong nauunawaan.
Kaya kailangan yeah. But short about basic things. What does the acronym of your school mean? Diba? Ano ibig sabihin ng BS or AB sa kurso mo? Pero ang dami, pag pinag-usapan mo yung mga malalawak na bagay, alam nila. Pero the basic things, parang nasiskip. Diba? Let's start may parang nagiging gap. May nagiging gap doon. Yes. Kaya parang dapat, we remind each other. Baka lang kasi din ba, nasanay na tayo na instant lahat. Yes. Mabilis lahat. So, shortcut na minsan, nangyari. Minsan, remind lang natin yung isa't isa. Oo, nakakabada. At saka paalala na din, para hindi kayo maano na din, di ba, yung... Pag, lalo na pag pumunta kayo sa mga lugar na may interview kayo, at is alamin nyo yung sarili, saan kayo nag-aaral? Oo, pag in-interview kayo sa trabaho. Diba? Yes. Mm-hmm. Hindi yung, di ba, pero alam na alam nyo kung paano kayo o-order. Oo. Di ba? Alam nyo kung paano kayo o-order. Alam nyo yung mga terms ngayon na hindi na natin maintindihan. Mm-hmm. Pero yung mga basic talaga na si skip. And that is very important.